Ikalabing-walong Kabanata. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. Hindi mabuti na kampihan ang taong nagkasala, at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ang chismis ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lunukin. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Ang akala ng taong mayaman ay may pagtatanggol siya ng kanyang kayamanan, gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. Ang taong marunong at nakauunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig.